Ito na, tawagin na natin ang ating third contender from Mindanao na si Niam Mira. Niam Mira. Hi, Niam! Hi, Niam! Totoo mo talaga pangalan niya, Niam? Nickname. Ano talagang name mo? Ma Indira Mira. Ano? Ma Indira Mira. Ma Indira Mira. Na lang, oo. Mira. Wow, Indira. Ang ganda. Parang Indira. Indiring. Ang galing yung Niam. Ginawa lang po ng barkada ko po. Kumbaga, Mayan kasi yun. Then, parang binaliktad nila. Ah, okay. Niam. Taga saan ka ba sa Mindanao? Surigao po. Surigao del Sur. Uy, nanggaling ako dyan. May kalayuan yan. Malayo. Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ano po, nag-work po ako sa isang call center. Call center! Kano ka man nakatagal dito sa work mo na to? 1 year and 2 months po. 1 year and 2 months. Ano bang account mo? Inbound or outbound? Inbound po. Inbound? Ano? Sales? Tech support ka ba? Sales po. Sales. Ano mga products yung binibenta nyo? Mga channels po. Mga channels ng ano? Channels. Parang cable. Oh, inag-offer sila na parang KBO, ibibenta mo sa customer, mga ganun. Anong country ang, ano ba ito, sinuservan? Ano ba tawag doon? Sa US po. Sa US. Ay, may mga ganyan. Kapag ganyan, syempre channels yung binibenta mo, kailangan ba ikaw mismo napanood mo o alam mo talaga? Hindi po. Ang ginagawa ko lang po is nakikinig ako ng calls ng mga ahente. So, kami yung magpa-process ng sales nila. Kung tama ba yung mga pricing na binibili nila. Ay, talaga? Ikaw yung taga-check? Yes. So talagang pag kumatawag kami sa call center, talagang nare-record talaga yun. Uy. Meron ka na bang na-check na mali yung sinasabi or nagtaray yung ka-office mate, yung ganyan? Yes po. Talaga? Po. Ano sinasabi niyo pag ganun? Ginagawa nilang parang... Kunwari, yung itong channel na ito ginagawa nilang free pick kahit hindi naman may bayad naman yan para mag-oo lang yung customer. Nire-reject po namin yan. Paano? Anong ginagawa nyo dun sa ano? Sa... Nire-reject po namin. Nire-reject? Makabenta lang kumbaga. Hindi po. Ano yun? Hindi namin i-process yung sales nila. Ah, hindi nyo i-process yung sales. Ano yun? Kailangan tatawagan ulit. Ay, para maayos nga naman. So, kumusta naman pagkisayaw nyo dyan sa squad? Emanel daw kasi ano. Pero kasi minsan sabi nga ni Don kanina, medyo yung iba, ginagawa nilang free para makabenta. Kahit hindi naman pang come on sa mga customers. Ikawawa naman yung customer na akala free, yung pala babayaran din pala niya. Naku, ang dami niya. Nag-sign up ako ng Ginternet. Oh, tapos. Ganon din. Ang dami mong kaaway, no? hindi kaaway ang tawag doon. Hindi, niloloko nila ako. Oh. Dapat maging aware ano, kasi ano, tayo. Ano, false advertising? Sawa ka na ba sa manloloko? Siyempre, ako ipaglalaban ko yung karapatan ko, di ba? Kasi ako yung nagbabayad. Totoo yan. Totoo sabi niya ganito, ganito, Trevor. Yung ano lang, 1,200 chak. Pagkita ko, 1,600! Pero ikaw, handle yung ganun. Tinatalakan mo din. Yung mga irate na hindi customers. Hindi naman po kami magsasalita. Kumbaga, nakikinig lang kami. And then, naglalagay lang kami mga escalation, kung ano sinasabi ng agent. I see. Ibabalik mo yun. My pero meron bang isang customer na sobrang inis na inis ka na gusto mo nang talagang i-curse sa sobrang galit meron mo? Meron din naman po, yung hindi nakakaintindi ko. Uy! Hindi nakakaintindi yung mas yung mas alam pa nila yung ino-offer ng agent. Uy! Yeah, may tanong ko. Kasi pagka ako kasi na-try kong hindi naman magalit, magreklamo sa ganyan. Oh, may kaaway ka din? Hindi ko lang, hindi kaaway. Ah, hindi ba ka? Pero... Kasi ba, iba-iba yan, hindi naman isang tao lang. Napag-uusapan niyo ba na itong client na yan, may nitulong niyan, kaya dapat maganda ka na? May ganun ba kayo? Hindi naman po. Ang calls pag andun na sa amin, naka-assign na kumbaga. So, sa isang araw, nakaka 200 calls kami. Wow! Yan, papakinggan lang po namin yung lahat. And then, kami lang maglalagay ng escalation kung ano yung mali. Ng so, di nyo tinatakan niya, itong client yan, may ulo ngayon yan. Hindi ulang gano'n, wala naman gano'n. Kusa parang, talaga rato. Pagka customer is always right sa amin. Ay, oo. Oh, tama. Pero may nagsabi sa akin parang quote in quote din. Di ba sabi nila, customer is always right? Hindi daw totoo yun. Customer is... customers may not be always right, but must be treated right. Yun daw yun. Ganun daw talaga. Everybody. I'd say everybody naman. With respect kasi. Churot. Pero kapag may mga ganyan, ba mainit yung ulo ng mga ka-office mate mo? Kinakantahan mo ba sila para lumamig yung ulo nila? Hindi po. Mahihain po ako. Mahihain ka sa office? Yes. Hindi nila alam na kumakanta ka?
alam nila po, pero kasi nagko-cover po ako ng song sa Facebook. So nakikita nila yun. Doon lang po kasi yung ano, parang dinadaan. Dinadaan mo doon sa mga post doon sa... Ano na ba or pina, ilan na ba ang pinakamaraming views mo sa covers mo? Yung pinakamadami po, 16 po. 16,000? Yun yung wow. Kinumpost ko na song. Oh, laki-laki na yun. Anong original song? Original song? Wow. Anong title nung kanta? Ano po eh, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Ano bang inspiration ng kantang yan? Bakit mo sinulat yan? Mang, ano, 19 years old po kasi that time, so parang first love, and then nakagawa na broken. Ilan taon ka na ba ngayon? 22 po. 22, first love, 19. Mm-hmm. Anong nangyari? Sa first Anong love. Anong nangyari? Swat! Ano lang po, parang against family po. Ganun. Family. Ay, kasi ano. Pero bakit mo nasabing ano, bakit mo nasabing may pag-asa pa ba? Bakit ka humantong sa ano na yon, sa katanungan na yun na ginawa mo pang kanta talaga? Akala mo ba yung paglalaban kanya? Kaya nagtatanong ka kung may pag-asa pa? Pero after na nagkabalikan naman, pero yun po, naghiwalay pa. Mahirap talaga pag pamilya ang kalaban, hindi ba? Mahirap sobra, oo. Mga biyanan, mga biyanan. Dami nakaka-relate dito, di lang nagsasalita eh. Mga biyanan. Oo, mahirap na. So, ibig sabihin mo, meron kang bagong iniirog ngayon. Wow! Ay, may bago na. Gano'n nakatagal? 7 months po lang. Seven months going stronger. Nagawan mo na ba siya ng kanta? Uh-oh. Yes po, meron. Ano yung anong kanta? Title? Eto na ako. Ano yung, anong lyrics na inaalay mo sa kanya talaga? Huwag mo kantahin lyrics. Oo, lyrics lang. Sabihin mo lang. Sige, itula mo. Eto na ako. Eto na ako? Mamahalin ka ng buong buo. Mamahalin ka ng buong buo. Talagang buong buo. Bakit ano yung nakita mo sa kanya? Bakit willing ka ibigay yung buong buo? Buo. May ano kasi po, may parang story na sinasabi na hindi ba nakamove on doon sa ginawa kong song na may pag-asa pa ba. So ginawa ko din siya para... Oo. Saan ba kayo nag-meet nitong si My Loves mo ngayon? Ano pangalan niya? Oo, yun muna. Fritzy po. Quincy. Fritzy. Saan kayo nag-meet ni Fritzy? Sa Davao. Taga dun siya sa amin po, sa Rigao del Sur. Pero nag-aaral siya sa Davao. Eh, mag-hi ka, nanonood. Oo, baka nanonood din sa'yo ngayon. Ano tawagan niyo? Love po. Love! Hi, Fritzy! Love! Ano masabi mo dun sa una? Umi-message ka. Wala na. Masaya na siya ngayon eh. Message lang naman eh. Yan ang problema mo ako, hindi makamove on eh. Tinatanong ko lang naman kung may... Edi wala! Nakamove on na daw kasi siya. May kawawa naman si Makuma. Buti isa naming friend dito, natututo na mag-move on. Si Liam! Nag-move on na si Liam. Move on na. Pero ito dahil sinabi mo nga may bago na, heto na ang pag-ibig mo. Ngayon nandito ka na din sa tawag ng tanghalan. Ano ba ang ipinaglalaban mo? Pinaglalaban ko po yung pagiging mahihiyain ko po. Kailangan ko. Ma-overcome. Mahihiyain ka pero ang t-shirt mo, ano ha? Bunny ha? Ayun po. Kailangan kong labanan yung pagkamahihiyain ko. Para ma-share ko naman po yung talent. Yeah. Totoo.